Welcome or welcome back sa iyo kaibigan at salamat sa panonood ng video ng Vocals DIY. So sa video na ito, magkakabit tayo ng relay ng busina. Ayan, ito yung busina at paririnig ko sa inyo. On muna natin. Yan. Napakahina. So ikakabit natin itong 4-pin relay. So sa video na to, papaliwanag natin kung bakit kailangan ng relay. Marami kasing nagkakabit ng relay, hindi naman pinapaliwanag kung bakit. Okay, so ipaliwanag natin kung bakit kailangan natin ng gumamit ng relay kapag magpapalit tayo ng busina, lalo na yung malalakas. Well, unang-una, kung mapapansin niyo, ito yung kuryente, yung wire ng ating stock na motor. So, napakaliit. Na-compute na kasi yan ng mga engineers na ang kung ilang voltahe, ilang amperahe yung kailangan ng para gumana yung circuit ng ating motor. Ngayon, kung napapansin niyo, yung stock na busina ay maliit. Siyempre, maliit ang yung wattage nun. So, kayang-kaya niya. Ngayon, magpapalit tayo ng businang malaki. So, kailangan niya ng malaking amperahe. Kasi malaking watts na ito eh. Kung ikakabit mo lang siya dito sa dati niyang terminal, ay talagang mahina lang. Kasi ang lumalabas dito sa dati niyang terminal ay maliit na amperahe lang. At kung mahina-hina pa yung voltahe ng yung battery, mahina na, mag-aagawan sila. Kagaya ng signal light, tail light, park light, tapos bubusina ka. So, lalong mahina. Yung pag-testing natin kanina, siya lang yun eh. Pero pag pinaganap pa natin yung ibang accessory, ay talagang hindi siya tutunog. So, kailangan natin ng relay. Ang relay ay isang proseso para ma-direct natin yung ating busina sa ating battery. So, pinaka-lesson dito, kapag stuck, wala kayong dapat galawin. Pero kapag nagdagdag kayo, kagaya ng mga mini driving light, kung ano-anong mga accessory, kagaya nito, nagpalit kayo ng loud horn, kailangan mo talaga ng relay kasi didirekta ka na sa battery, hindi ka nakakabit dito sa mga wires na stuck. Ngayon, ano ba ang consequences kung magkakabit ka dito sa mga ng accessories dito sa wire, hindi ka gagamit ng relay? Yun ay yung makukompromiso yung motor mo kasi iinit ito, iinit at masusunog yung motor mo. Yun na yung panggagalingan ng sunog ng motor mo. So, ikabit ko muna at ipaliwanag ko kung paano yung magkabit ng busina na gamit ang relay sa pinakamadaling paraan. Alright, so ito, naikabit ko na. Ayan. At ayan. So dito sa ating gumawa ako ng maliit na diagram lang. Ayan. Ayan. Ito yung busina natin. Kahit saan dyan, linagyan ko lang yan ng negative positive, pero kahit saan mo yung i-connect yung negative positive dyan ay okay lang. Walang polarity. O dito muna tayo sa ating relay. Ang relay natin ay may 30, may mga numero yan, 30, ang katapat niyan ay 87. Tapos 85 at 86. So yung unang na-mention ko na walang polarity, itong ating busina kahit saan mo ikabit yan. Yung isang paa ng ating busina ay diretso na kaagad sa ating 87.
Tapos yung isang paa ng ating busina ay diretso na kaagad sa negative. Ito, bakit blanco ito? Ito yung ikakabit mo, yung 85 at saka 86 dito sa stock na pinagugutan ito. Ito yung nagre-release ng negative positive na 12 volt. Ito yung pinaka-trigger natin. At sa relay, ang trigger ay ito yung 85 at saka 86. So ito, dito tayo sa actual. Tapos yung 30, ito naman yung ikakabit natin dito sa ating positive ng battery. Yan. Okay, nuggets. So yan, no, nag-note pa ako, 85 tsaka 86 trigger. Yan yung ikakabit dito sa pinaghugutan natin. Yan. Okay, dito tayo sa actual 4 pin na relay. So ito yung number 30. At yung nasa taas niyan ay 87. At ang kabila 85 at saka 86. Yan na yung trigger. Okay, sana malinaw, ano? At ipaparinig ko sa inyo yung tunog ng ating busina. So power on. Yan, napakalakas na. Iba talaga yung nakarekta na yung ating busina. At kung mapapansin ninyo, hindi na ako naglagay ng fuse, ano? Oh, explain ulit natin. So ito naman ang dahilan kung bakit hindi na ako maglalagay ng fuse. Ito yung diagram ng ating relay. Ito yung 30. Number 30, ang katapat niya ay 87. Tapos itong 85 at 86. Kung mapapansin niyo, may drawing akong ganito. Yan yung coil. Dahil sa kapag nag-trigger o binagbusina ka na, may energize itong negative at saka positive. Hihilain niya yan. Hihilain niya itong switch na ito para mag-contact yung 87 sa 86. Ngayon, kung hindi ka naman magbubusina, naka-normally open siya. Yan. Naka-normally open lang siya. At kung mapapansin nyo, napaka-iksi lang ng wire ng linagay ko kasi dito ko lang siya ilalagay eh. Yan. Kaya hindi na ako maglalagay ng fuse. Actually, kakatin ko pa yan mga hanggang dito na lang siguro. Kasi wala akong, mapansin nyo, wala akong eye terminal. So, kailangan ko pang lagyan ng terminal kasi nakakalimutan ko. So, imaginein mo, ganyan lang siya kahaba dito. Nakatambay lang siya. Yung kuryente. Yung ating positive. Ngayon, kung sakali naman na itong relay ay ikakabit nyo malayo dito sa battery, kung saan, kung dito banda, yan, ay obligado kang maglagay ng fuse kasi medyo mahabang wire na yung tatakbuhin. So kailangan mong maglagay ng fuse. At kung mapapansin nyo, ito yung stock na fuse natin. So ito, live ito. May positive yan. So parang ganun rin ang gagawin ko. Nandito lang yung banda, yung ating relay. So hindi na ako maglalagay ng fuse. Although may fuse ako rito, ano? O walang kwenta ito, ano? Bakit ko nasabing walang kwenta? Pansinin kung gaano kaliit. Napakaliit lang ng hibla ng wire nito. So kung maglalagay man ako ng fuse, baka i-modify ko, lagyan ko ito ng medyo malaki-laking wire, yung size 16. Yan, para yung kuryente ay hindi mapigilan. Sana nag-guess nyo, ano? So again, sa barako, dito ko lang siya ilalagay.
Alright, sana ako may natutunan kayo. Maraming salamat at kung nagustuhan ng video, please like. Importante po yan sa aming mga vlogger. At kung ganahan kayo mag-share, pakishare na rin po. At kung kayo naman na hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe po. Maraming salamat at see you on my next vlog. Be blessed.